Hyundai Accent na 2016. Binaba po natin yung transmission. Tatanggalin na po natin yung pressure plate class list. Ayan, papakita po natin. Ayan. Sige pare, mayroon yung mga tornilyo, 6 na piraso. Number 12, ayan. Tatanggalin na po yung clutch disc pressure plate nitong Accent na 2016. Ayan. Ayan, shout out po kay Rim Brojomar, yung may-ari po nitong Accent na taga DILG. Ayan, ayan bro, yung clutch disc pressure plate mo tinatanggal natin. Mag-iingat lang po tayo pag nagbababa niya kasi may ano po yan, may lining yung kanyang asbestos. Medyo masama to sa kalusugan. Ayan, tanggal mo. Ang problema po nito, natigas po yung kanyang clutch. Bali ang naging problema yung kanyang pressure plate. Ayan. Ayan, napapansin nyo yung kanyang clutch disunog na. Tapos yung kanyang finger, ayan po, hindi na pantay-pantay. May malalim, may mababaw. Kaya yung kanyang pagtapak sa clutch pedal, matigas. Minsan matigas, minsan malambot. Napapansin nyo po, may malalim, may mababaw, may malalim, may mababaw. Ayan, nakalugog ito, ito mababaw, ito malalim. Ayan po yung naging dahilan, kaya hard clutch pedal po siya. Tapos isasabay po natin itong oil seal ng axle. Ayan. Kasi may leak po yan, no? Nagbabasa po ng gear oil. Sasabay na po natin yan. Tapos ito po yung release bearing, yung nakalagay nitong release bearing. Sabay na rin pong papalitan nyo. Ayan, Accent po na 2016. Ayan, isishare po natin pagka nagbaba po kayo nito. Iingatan nyo lang po yung mga madadaling mabasag. Katulad po nitong plastic, yung dugtungan po ng radiator hose. Tinanggal po natin yung dalawang tornilyo number 10 para hindi po mabasag. Kasi medyo bumaba ng konti ito, hindi po persado sa radiator. Kaya yan po, pinabitaw po natin yan. No? Dalawang tornilyo na number 10. Yan, dyan po sa ilalim. Yan, yan po yung mga dapat ingatan. Yan, tapos ito po. Kailangan po hindi persado tong hose na to. Kasi medyo bumaba po ng konti yan. Ilagyan natin ng pantukod. Yan, yung kulay orange, yung pantukod na yan. Yan. Tapos ito pong flywheel, ha? Maayos naman, no? Dito. O, yung ano yan, yung gear oil. Galing doon sa axle. Ha? Baklasin mo na lang yan. Sige, tatanggalin po natin tong flywheel. I-check po natin yung crankshaft oil seal sa likod para maisabay na rin po natin palitan. Pare, ano ha? Ang kalso niyan doon sa ngipin, huwag doon sa isang ngipin. Huwag dito ha. O, dito sa loob ha. Kasi yung nasa ano, ano yan eh, yung crankshaft sensor gear yan, hindi pwede ma-damage yan. Yan, tatanggalin po yung flywheel. Kaya po pinukpok yung mga tornilyo para kahit pa paano madali po siyang tanggalin. Parang ginulat po yung tornilyo. Asaan? Hindi abot pre? Iba-iba to. Oo, hindi ka malalim eh. Sa ibang side, dyan sa ilalim. Yan, iikutin po, kakalsuhan lang. Kakalsuhan yung gear. Malalim. O kontrahan na lang doon sa sigunyal ni Homer. Hindi, nasa ilalim eh. Dito kalsuhan, sa loob. Dito sa loob. Huwag itong isang gear na to, ha? Programa kayo dyan, ha?
I-ikalso mo sa chassis yung ano, sa sigunyal. Abot mo dyan? Sigunyal? Sige. Yan, tatanggalin po natin yung flywheel para makita po natin yung oil seal. Para maisabay na po kasi habang nakababa na po yung transmission. Mahirap naman kung kailan na ikabit na po natin yan, tapos mga ilang buwan o ilang linggo lang tatagas yung oil seal sa likod ng makina. Madodoble trabaho po, kawawa naman yung customer natin. Kaya kailangan po pag nagbaba ng transmission, hanggat maaari, isabay na rin po yung crankshaft oil seal, yung nasa likod ng makina. Sa likod po niyan yung flywheel na yan, tatanggalin po yung flywheel. Tama ka ba? Sige, ito nga muna saglit. Sige. Nakahabol ka na nito? Kala ko na mas papalbar na papaway. I-ano mo, Mer? I-kalso mo. Para hindi ka persado yung lumay mo. Kalso mo. Yan. Okay? Ibang kakalso niyo. Wala. Wala. Tingin ha? Sige. Ibali. Tapos yun naman. Sandali lang ha. Okay. Lagyan mo ng ano. Natapan na talaga bata ka. Pare mo nga si. Ano? Hindi daw. Ha? Okay. Tinatanggal po yung 6 na piraso. Ngayon ang ginawa po, ayan, ito po si Homer, yung ating kasamahan. Kinontrahan po yung ano, yung crankshaft bolt para hindi umikot habang niluluwagan yung kanyang flywheel bolt. Yeah. Okay na, maluwag na lahat. Lambot lang, right? Tanggalin ko na to. Original na pa yun. Yan yung lambot. Yeah. Tulungan na po natin para mabilis. Maingat lang po, baka madagaran ka ng flywheel dyan ha. Medyo mabigat yung flywheel. Yan, 6 na pirasong tornilyo. Yan. Yan, oh, may tagas, no? Basa, no? Ayan, ilalapitan po natin, papakita po natin yung basa. Basa, no? Ayan. Ayan, basa po nung langis. Kaya kailangan na rin pong isabay yung oil seal. Basa na po. Ah, ito. Pag automatic ganyan. Ngayon susungkitin po natin yung oil seal. Kaya sinabay na po natin yan. Okay, okay na. Ayan. Ayan, sinungkit natin ang flat screw. Ayan. Sinabay na po natin habang nakababa yung transmission. Okay. Ayan. Ganyan lang po yung pagtanggal ng oil seal. Sinungkit lang po ng flat screw. Ayan. Lahat sa lahat po na magbababa ng transmission, kailangan po, importante po, macheck itong mga oil seal. Pagkatulad po nito may tagas, ayan, sinasabay na po yan. Ayan. Tapos, ito pong oil seal ng axle. Yan, sasabihin na po natin yan habang nakababa na po yung transmission.
itong kabilang side, yung kabilang side wala naman puntagas. Kaya kahit hindi na po isabay yan, total pag tumagas po yan, hindi na po kailangan ibaba yung transmission. Itong side lang na to, sabay na po natin habang nakababa. Okay. Ngayon tatanggalin din natin yung isang ano na to, oil seal na to. Medyo matigas din itong tanggalin kasi may bakal to. Ayan, susungkitin natin unti-unti hanggang sa siya ay matanggal. Ayan. Manipis nga ito rin. Yung Y na lang. Y, hindi ito rin. Y, yung Y mer. Kaya may pang sungkit dyan. Saklog to dito guys. Yan, ito po yung axle oil seal. Okay. Palitan na po natin yung bukas. Okay. Bukas na po natin itutuloy yan kasi medyo hapon na po. Kaya abangan nyo po bukas yung ating paggawa. Yan, si Homer the Great. Si Paring Rocklin the The boy. Skin. Yan po ang Star Trek ng Kitanlad. Thank you very much.